So yun mga ka, let's go! Welcome back sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe. And hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. So for today's vlog mga ka, let's go! Hindi muna tayo magsasaranggola. May kakaiba tayong iba-vlog ngayon. And gusto kong i-share sa inyo kasi meron kaming munting babuyan dito. Ayan, so dito, tapos nandun. So papakita ko sa inyo mamaya. Kasi aanak yung baboy namin, gusto ko siyang i-document. At first time ko lang i-document yung baboy namin na nagba-vlog na ako, na meron akong YouTube channel. Gusto ko lang din i-vlog para magkaroon ng idea yung iba. And kung mahilig silang magbabuyan or gusto nilang malaman kung paano yung process, i-share ko sa inyo mga ka-let's go para makita nyo rin and sana makatulong sa ibang nag-agriculture, sa ibang nagbababuyan, nagganito, magkakakitaan na ganito, babuyan, marami akong nakikita eh. Sana makatulong sa inyo mga ka, let's go. So, papakita ko na sa inyo ang aming munting babuyan. Tara mga ka, let's go. So yun yung patiner namin mga ka-let's go. Pasensya na, hindi pa nalinisan kasi tanghali ngayon. Ayan. So yun yung dalawa. Ayan. Yun yung dalawang patiner na malapit ng ibenta yan sa June. June katapusan or July. Ayan. Tapos yun yung tatlo. Ayan. So medyo madumi. Pasensya na. Ayan. So lima silang patiner. Ayan. Tapos dito yung dalawa. Ito yung isang inahin namin, si Ona. Ayan, si Ona yan. Mabait yan, oh. Nahawakan ko yan. Mabait yan. Mga ka, let's go, buntis na siya. Ayan, si Onay, ayan. So, nabigyan na siya ng ano, ng paunang pampabuntis niya. Ayan. Hi ka muna sa vlog, Onay! Yay! Hi! Hi! Nani? Hi ka na, hi! Giliago ba? Ah, yun yung pang, ano, pang anim. And ito yung mga anak namin na baboy. Ayan. Ito si Batik. Ayan si Batik. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan, pakita ko sa inyo yung tiyan niya. Ang laki na ng tiyan niyo. Ito. Ayan. Ayan. O yan na, yung tiyan niya. Sobrang laki. Papakita ko sa inyo, lalayo ako. Ayan. Yan siya, ganyang kalaki ang baboy na yan. Ayan, oh. Ayan, si Batik. Ayan. Mga anak na siya ngayon or bukas. Pumamayang gabi. So, ayan, oh. Meron ng mga gatas. Oh, no. Giniago ba? Meron po. Ayan naman. Ayan, mga ka, let's go. Meron na siyang gatas, ayan. So ayan na siya, sobrang laki na ng tiyan niya. And aantayin na natin ang mga anak siya kasi yun, oh. Ayan. Malapit na siyang mga anak, ayan, sobrang laki na ng tiyan niya. Batik! Batik! Hihi! Oh, ayan, binabantayan na namin. Meron na kaming nakalagay dito. Ayan. Eto, meron na kaming alcohol. Ayan, panlinis. Betadine. Ayan. Tapos, ano, langis, baby oil. Eto, cutter. Pang putol ng ngipin. Tapos, ito, gunting. Pang putol dun sa puso niya. Ayan. Tapos, ito yung mga basahan. Ayan. Ayan yung mga gagamitin namin mamaya. Nandito ako. Ayan. Ayan siya mga let's go. Ayan. Tapos ito si mama nag-aantay. Ayan. Nag-aantay kami ng ano, ng kay Batik. Ayan. Ayan siya. So nag-aabang-abang na kami. Kasi anytime, pwede ng mga anak yung baboy. And naka-ready na kami ito. Ito yan. Gagamitin natin. Ito yung mga gagamitin natin. And simula na kami ngayong hapon na magbantay ng ito kay baboy ng mga anak. So, hanggang gabi na yon. So magbantay na kami dito. Mga anak na siya kasi due date niya na ngayon. So yun, tips lang mga ka, let's go. Kapag nagpapaanak ng baboy, inaabot siya ng 114 days bago mga anak.
start yun dun sa binigyan siya ng sperm na meron na kasing nabibili na nilalagay na lang, ipinapasok na lang yung mahaba na hose catheter, tapos meron siyang bote, hindi ko na mapakita sa inyo, basta meron ganun bote na ganyan kalaki, tapos yun na lang ilalagay. Start nun na kinabukasan, start na yung bilang, doon na yung simula ng bilang ng hanggang mag 114 days. So kapag naka 114 days, dun sa pa 114 days na yon, so pwede nang manganak yung baboy anytime and babantayan na siya. Dapat na siyang bantayan kasi anytime pwede nang lumabas yung mga baboy, mga bee. Kaya nag-ready na kami ngayon, pa 114 days na ngayon, kaya nagbabantay na kami. Ayan. So parang nanganganay na siya. Kagaya nun sa tao din, pareho lang din nanganganay and kailangan nang dalhin sa doktor. Pero ito naman baboy, wala namang tatanggap na hospital nito para ano, dun manganak. Dito lang siya sa kulungan, so binabantayan na lang namin. Ayan. Tapos ito yung pinaka paglalagay niya, yung higaan niya. Meron kaming nilalagay na ano, na ito. Yung nilalagay namin dyan mga ka-let's go, yung tuyong dahon ng saging, ayan. Ito. Kaya ayan, marami siya. Ayan, marami. So, pwede rin gamitin yung ano, yung dayami sa palayan. Yun, mas okay yun kasi mas mainit. Kasi yung baboy kapag ka lumabas na or nailabas na nung nanay niya, lilinisin, tapos ang ginagawa kasi namin, pinuputol namin yung ipin niya, yung pangil, kasi sasabit yun dun sa dede nung nanay, kasi masasaktan yung nanay, and yun yung pinuputol namin yung pangil, dalawa dito, ayan dito. Tapos, yung pusod niya, puputulin din, ganitong kahaba, tapos lalagyan ng sinulid, tatalian, para mabilis matuyo. Yun yung ginagawa namin na pagpapanak sa pag nanganak na yung lumabas na yung baby ng baboy. Pinuputulan din namin ng buntot, so may ititira kami na ganitong kahabang buntot kasi yun yung ano, parang mabilis siyang lumaki tsaka maganda yung ano, tawan ng biik kapag ganun yung style. Kaya pinuputulan namin ng buntot kasi pambenta. Ganun yung ginagawa namin. Tsaka pagkatapos gawin yung lahat na yon, ng process na yon, ilalagay na siya dito kasi kailangan siyang mainitan, and ito yung gagamitin natin, ilaw. So lalagyan natin dyan ng ilaw kapag nailagay na natin dyan. Dapat kasi naka-expose sila sa init para lumakas kagad sila. Kapag nagpa-dede yung nanay, nagbigay ng gatas, so mabilis silang makakagalaw tsaka malakas na kagad. Pakita ko sa inyo yung ano, yung baboy namin na nanganganay. So ganito yung nangyayari. Sobrang laki ng tiyan. Sana maraming laman na biik. Ayan. Pag nagbababoy kami mga ka-let's go, mababait yung mga baboy namin. Pwede mo siyang hawakan. Ayan. Kasi every time na pinapakain, nililiguan, kinakausap din yan. Tapos, hinahawakan, hinahagpos-hagpos para masanay. And mabait yung nanay kapag nanganak dun sa mga biik. Para kahit sino yung pumunta dito na bibisita or titingin, hindi siya magwawala. So kada milalabas na dumi yung baboy, lilinisin natin. And so dito kami nakaupo. Ayan, nag-aabang-abang na kami. And ito yung pinakakulungan niya. Ayan. So ganun. So yun mga ka-let's go, update ko na lang kayo mamaya kapag ano yung ano, yung nangyari and kung malapit na siyang manganak, kasi binabantayan pa lang naman namin. Update ko na lang kayo mga ka-let's go. And sana ma-actual natin yung pagbibideo ng panganganak niya para mapakita ko sa inyo yung process kapag nililinis yung biik niya, tapos kung ano yung mga ginagawa para maganda yung paglaki ng biik ng baboy. So, pabalikan ko yun. A few moments later. Yan po, may una na lumabas. Wow. Pagkalis ko lumabas na. Yan. Yes, welcome to the club. Patingnan niyo po yan. Ah! Ganyan po natin. Bayan, wala, okay yan. Itali, kunin mo pa. Nililinisan daming din yung tenga.
So yun mga ka, let's go. Wala pa atang 5 minutes pag alis ko dito sa baboy, sa kulungan. Lumabas na yung break, yung unang-una. Inaabangan pa naman natin, tapos pag alis ko saka siya lumabas. Nag-CR kasi ako. Giniago ba? Tapos tumawag na si ate nung nasa loob ako ng CR na lumabas na daw. Sabi ko, papaalis ko lang. Sa sunod, abangan na natin siya sa sunod na iyanak niya. Marami pa naman tong lalabas. So, sana ma-videoan natin actual para makita niya mga kalabit ko. Ingipinan na. Yan. Two hours later. Ina! Ina! Isa pa, Ina! Yun! Yun! Asya, pangalawa. Yes! Good job, good job! Napusoda na. Napusoda na rin ang buntot. Yung aming doktor, si Dr. Carlo. Mano yung moto? Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na, yun! Yo, batik! Dalmatian! Yo! Pangatlo! Tingin ka muna sa camera dali. Yan! Putulan na ulit ng pusod. Ayan. Yuri, yun na! Nadudukot na! Yun! Yun na! O, sana siya batik-batik eh. Yun! Basahan, basahan! Batik niya! Ay, dali mo kasi puti. Hi! Yeah! Ating panglima. Yon! Pangilan, tatanggalan ng pangil. Lalagyan na po ng oil para uminit agad yung kanyang katawan. Giniago ba mo? Five. Yan po ang pang-anim. Hindi na napansin. Lumabas na siya ng kusa. Ayan. Pure white naman siya. Pure white. Ayan. Wow! Yan na, yan na. Yan na! Pampito! Suwi na naman po mga ka. Let's go. Ayan. Ayan. Push, basig!
pa. Sa padali. Yun! Batik na naman. Pang pito. Eh, nasa taas. Yan, pang pito na po mga ka, let's go. Dumadagdag na dumadagdag. Yan. Yun, nakalagay pa yung pusod, oh. Ayun. Nakalagay pa yung pusod. Yan. Batik po ulit. Dalmatian na naman. Pang pito. Yes. Nadugo yung ilong. Ha? Nadugo yung ilong mo? Bled na agad. Hindi pa kami nag-ilong. Oh, nakikita abs ni Kuya eh. Nila. So yan mga ka, let's go. Time check, 4 PM na ng hapon. Nag-start tayo magbantay, alauna na hapon, merienda na. Ayan, merienda. Ayan, may mga audience. Nakakapito na tayo. So continue pa rin yung paglabas ng baby ni baby Bihik ni Batik. So sana dumami pa ng dumami. So bye. 2 hours later. So yun mga ka, let's go. Time check, 6 PM na ng hapon and medyo matagal-tagal na yung pinagantay natin. Hindi pa ulit lumalabas yung kasunod. Pero naka-7 na tayo na biik na mga baboy na lumabas. Siguro matatagal lang pa tong pagpapanak natin kasi nakatulog yung baboy. Kaya hanggang doon na lang muna siguro. And sana marami kayong nakuhang tips at sana makatulong dun sa mga ano, mga mag-start pa lang na magbabuyan. And sa mga nagbabuyan na, sana nakatulong yung process ng pagpapanak namin ng baboy. And pero namang iba't iba na nagpapanak ng baboy, iba-iba yung way. Pero ganito yung way namin ng pagpapanak ng baboy sa pag-aayos ng biik kasi pangbenta. And sana marami kayong nakuhang tips sa mga gustong magbabuyan. Good luck and sana makatulong. Thank you for watching mga ka, let's go. See you in our next vlog. Bye-bye. Thank you.